Magandang gabi po. Ang ating panauhin ngayon ay nagsimula bilang isang child star sa isang children's variety show. Kasabay ng pagdadalaga niya ang pag-usbong ng kanyang career sa recording, sa TV hosting, at sa print ad modeling. Pinakita niya ang versatility niya sa pag-arte sa iba't ibang movie genre, gaya ng comedy, action, at horror. Di rin may pagkakaila na nagpa-sexy siya sa ilang pelikula at sa mga magazine covers. Pero ngayon, ako na magpapatunay sa inyo, ibang-iba na siya. Mga kaibigan, please welcome ang aking anak-anakan, si Rica Peralejo. Hi, Tita. So nice to be here. I know you're so busy. You've got a soap. Then you've got a daily morning show. And then, I have school. May bago ka pang role ngayon. Studyante ka na. Yes, ayan ang aking joy nowadays. Oh, you didn't take formal schooling sa high school? Hindi po. For after the grade school, grade 6 yun, I had to stop because nagkaroon ako ng pneumonia twice. Okay. And then after that, parang my parents told me, they asked me, ano bang pipiliin mo kasi nagsasuffer yung isa. Uh-huh. Sabi ko, syempre parang, oh, show business. Kasi natutuwa pa ako eh. Uh-huh. So, pinili ko yon. And then, for 4 years, parang, chinatsaga ako siya ng home study. You bring home modules. Until, I lost interest na nawala siya completely. Uh-huh. Because Rica's 26 and she's back in school. Actually, pareho nga niyang first year college yung aking bunso. Schoolmate, yes. Freshies. Freshies kami ni Biko. Imagine, nakapag-enroll ka in spite of your hectic schedule. My schedule and at first, I was thinking, ano kayang masasagot ko sa test? Yun yung nasa head ko. Of course, I did naman my reviews, I did the PEP test, kinumpleto ko lahat ng requirements, but 4 years is still different, of course, for normal kids. And ako, kung iko-compare mo, what do I know? Hindi ko nadaanan yung normal na high school, wala akong prom, yung gano'n. So, hindi ko talaga alam, napapasa ako. Listen now, nawala ka na dun sa dating ginagawa mo na, dati wholesome ka, tapos bigla naging pa-sexy. Right. So, ano nag-ujuk sa'yo na mag-iba na ng landas? To take a different path already towards in showbiz? Well, first, I started as wholesome naman talaga. And then, I stumbled upon the sexy. And that gave me a lot of glory. Talagang, parang everywhere ako magpunta, kilala nila ako. Mm-hmm. Tsaka, people look at me, men parang, desire Rica me. Parang, oh, Rica Peralejo, sexy, sexy. Siyempre, talagang, feeling ko, ang ganda ko. Actually, hindi rin naiintindihan ng ibang tao kung anong totoong ibig sabihin ng sexy. Lahat tayo, nung hindi pa natin kilala si Lord, gusto natin matawag tayo, oh, yung sexy mo. But actually, if you look in the dictionary, the meaning of sexy is arousing sexual interest. Mm-hmm. So, do you really want to be sexy na parang... Yes. Ang mga imahinasyon ng mga lalaki kung ano-anong umaandar, di ba? Ayaw naman natin. At first kasi, I was... When you told me that, tita, si tita kasi nagsabi talaga sa akin nun. Parang feeling ko pa rin, okay pa rin na tawagin akong sexy. Hindi naman ako ganun inside. Mm-hmm. But when I found out about the meaning, and of course, by reading the Bible, magre-reveal talaga siya sa'yo na hindi mo, you can't deny na ikaw yung sinasabi ni Lord na ginawa mo yun, nagawa mo yun. So, the only way is to change and to ask help from Him talaga na, hindi ko po ka talaga kaya to eh. Yung mga ganitong bagay, masyadong malaki for me. So, we need somebody as big as God para siya na yung ano, siya na yung bahala sa'yo talaga, total change. Nagka-revelation ka na sa pananamit mo, pagsasalita mo, sa pagkilos mo. I also cause others to sin. Yes. Yun pala yung parang dati akala ko, dinudumihan ko lang yung sarili ko. Hindi pala, it's double pa pala. Kasi when I do it, yung nakakita sa akin, dalawa kami nagsisin. Mm-mm. Dinudumisan ko na nga yung sarili ko, pati yung utak niya, binibigyan ko pa ng iba-ibang thoughts na hindi ko alam. Meron kang, parang for you, I think you mentioned to me na yung first miracle mo, naalala ko nung nag-pray tayo tungkol sa bench contract mo. Would you like to tell us about that? When I signed up with Bench, it was for bench body and bench apparel. So, yung bench body is pang ano yan eh, underwear nila. Mm-hmm. Of course, that's my image, yung sexy. And I don't think naman kukunin nila ako at that time kung hindi yun ang aking image. So, parang for me, that was a hold na, naku, mawawalan ako ng trabaho kung tatanggihan ko tong image na to. Mm-hmm.
But of course, reading and of course, constantly praying and hearing from God, hindi talaga eh. Kahit hindi na pabalik-baliktad ko, no compromises. Hindi rin pwedeng ganun, yung sa gitna lang. Kailangan, yes or no. So, sabi ko, no talaga. Hindi talaga pwede yung dalawa lang ang suot mong maliit. Mm-mm. So, parang ako, hindi talaga yun. So, what did you do? What I did was, I prayed about it. And then after that, of course, my head was telling me many things that it won't work out. That sayang the money. All those things pa, other things pa. And what I lose in the process. But I said, okay, but I just have to do this. Talagang very strong in my heart. Ito yung kailangan gawin. I wrote him a letter. And I told him na I'm now back in school. Everything that's all the change. I'm sorry, yes, to Mr. Ben Chan. And leap of faith, talagang... He understood your situation. Try lang talaga na sana maintindihan niya buong katauhan ko talaga nilagay ko sa letter. Please, please sana maintindihan niya Mr. Ben Chan. Pero hindi ako talaga na... Na parang kung hindi man niya ibigay yun sa akin, parang sa akin, maintindihan ko. Mali ko yun eh. Uh-uh. Kumbaga sa contract, ako talaga ang na eh. Nagkamali. You also wanted to honor your contract, pero hindi ka lang comfortable. Parang sa legalities, ako talaga yung... And ang ganda na nangyari, di ba? Kasi sobrang understanding naman si Mr. Ben Chan sa'yo. Sabi niya, Rix, okay, mamili ka. We have this and this and this and this. Sabi niya, sa ano? Anong pipiliin ko? Ay, hindi, yung pangpalit sa body. Talaga, munti ko malaglag yung telepono. Ha? You see, no, talaga, if you honor God, talaga, He'll honor you. Totoo talaga yun. And He took care of everything. Tapos bigla nakita ko yung pictorial ni Rica. Alam yung cute-cute, no? It was yung parang Korean girl na schoolgirl nga dating. Schoolgirl. Yung watch ang inanong. That's called bench time, eh. So parang sabi ko, wow, it's even very symbolic that He gave me back time. So many wonderful things have been happening to you since you surrendered your life to the Lord. And I know that many people are just wondering, kamusta kaya ang love life ni Rica? Meron ba nagpapatibok ng puso niya? Meron ba siya ngayong boyfriend? Yan ho! At marami pa mga controversial questions ang itatanong natin kay Rica maya-maya. So please stay tuned!